mahalagang mineral ang obtainium sa Pandora, isang buwan sa Alpha Centauri Star System. Ang Pandora, na ang kapaligiran ay hindi maganda sa mga tao, ay tinitirhan ng Navi, 10-foot tall, blue-skinned, matalinong humanoids na namumuhay ng naaayon sa kalikasan. Upang galugarin ang Pandora, ang mga siyentipikong tao na may genetically matching ay gumagamit ng mga Navi-human hybrid na tinatawag na mga avatar. Ang paraplegic Marine Jake Sully ay ipinadala sa Pandora upang palitan ang kanyang namatay na identical twin na nag-sign up upang maging isang operator. Itinuturing ng pinuno ng Avatar Program na si Dr. Grace Augustine na hindi sapat si Sully ngunit tinatanggap siya bilang bodyguard. Habang sina-escort ang mga avatar ni na Grace at Dr. Norm Spellman, ang avatar ni Jake ay inatake ng wildlife ng Pandoran, at siya ay tumakas patungo sa kagubatan, kung saan siya ay iniligtas ng babaeng Navi na Teary. Naghihinala kay Jake, dinala niya ito sa kanyang angkan. Ang ina ni na Teary, si Moat, ang espiritual na pinuno ng angkan, ay nagutos sa kanyang anak na babae na pasimulan si Jake sa kanilang lipunan. Nangako si Colonel Miles Corich, pinuno ng security force ng RDA, kay Jake na ibabalik ng kumpanya ang paggamit ng kanyang mga paa kung magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa Navi at sa kanilang lugar ng pagtitipon, ang higanteng Homefree, kung saan may malaking deposito ng unobtainium. Nang malaman ito, inilipat ni Grace ang kanyang sarili, si Jake, at Norm sa isang outpost. Si Jake at Neytiri ay umiibig habang si Jake ay pinasimulan sa tribo. Pinipili nila ni Neytiri ang isa't isa bilang mag-asawa. Nang subukan ni Jake na huwag paganahin ang isang bulldozer na nagbabanta sa isang sagradong site ng Navi, inutusan ni Administrator Parker Selfridge na sirain ang Homefree. Sa kabila ng argumento ni Grace na ang pagsira sa Homefree ay maaaring makapinsala sa biological neural network ng Pandora, binigyan ni Selfridge sina Jake at Grace ng isang oras para kumbansihin ang Navi na lumikas. Inamin ni Jake na siya ay isang especially iya at binihag siya ng mga Navi at si Grace. Sinira ng mga sundalo ni Corich ang Homefree, na ikinamatay ng marami, kabilang ang ama ni Neytiri, ang pinuno ng angkan. Pinalaya ni Moat sina Jake at Grace, ngunit sila ay hiwalay sa kanilang mga avatar at ikinulong ng mga puwersa ni Corich. Ang pilot na si Trudy Chacon, na naiinis sa kalupitan ni Corich, ay naghatid kina Jake, Grace, at Norm sa outpost ni Grace. Binaril si Grace habang tumatakas. Nabawi ni Jake ang tiwala ng Navi sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kanyang isip sa isipan ni Torek, isang maladragon na nilalang na kinatatakutan at iginagalang ng mga Navi. Sa sagradong Tree of Souls, nakiusap si Jake kay Moat at napagalingin si Grace. Tinangka ng clan na ilipat si Grace sa kanyang avatar sa tulong ng Tree of Souls, ngunit namatay siya. Sinuportahan ng bagong pinunong si Suti, pinag-isa ni Jake ang angkan, na sinasabi sa kanila na tipunin ang lahat ng angkan upang labanan ang RDA. Nag-organisa si Corich ng welga laban sa puno ng mga kaluluwa upang i-demoralize ang Navi. Nagdarasal si Jake sa Diyos ng Navi na si Awa sa pamamagitan ng neural na koneksyon sa Tree of Souls. Sina Suti at Trudy ay kabilang sa mabibigat na nasawi sa labanan. Nailigtas ang mga Navi nang hindi inaasahang sumali sa pag-atake ang mga wildlife ng Pandoran at madaig ang mga tao. Na ipinakahulugan ni Neytiri bilang pagsagot ni Awa sa panalangin ni Jake, si Corich, na nakasuot ng ampsuit, ay tumakas sa kanyang bumagsak na sasakyang panghimpapawid at binuksan ang Avatar Link Unit na naglalaman ng katawan ng tao ni Jake, na inilanta dito sa nakal-alasong kapaligiran ng Pandora. Habang naghahanda si Corich na laslasin ang lalamunan ng avatar ni Jake, pinatay siya ni Neytiri, na nagligtas kay Jake mula sa inis. Nakita ang kanyang anyo ng tao sa unang pagkakataon, maliban kina Jake, Norm, at ilang piling iba pa. Lahat ng tao ay pinaalis sa Pandora, si Jake ay permanenteng inilipat sa kanyang avatar sa tulong ng Tree of Souls.